up, guys? Welcome to another episode of DRD TV. This is Denmark R. Dolores once again. And today, nandito tayo sa Santo Domingo Street in Quezon City. Well, aside from meron tayong trabaho, ayan uli si Marvin. Yan. Meron talaga tayong gagawing isang proseso sa ating sasakyan kasi June na rin ang aking sasakyan para sa change oil. And it's called the sludge-nizer process, okay? So, sludge-nizer ay parang dialysis. Magka-flush out tayo na kung ano nasa loob ng ating makina, especially yung mga namumuong mga whatever or sludge na tinatawag nila. And pagpasok ng langis, doon natin hopefully mararamdaman yung kaibahan ng simpleng change oil lang versus na sludge nizer mo na tapos saka nag-change oil. Okay, so bago lahat, please don't forget to subscribe to this channel kung bago pa lang kayo. Okay guys, so nandito na kami sa loob ng Mad Traps Auto Center. At susimula na namin yung proseso na sludge nizer. So, syempre, pinakauna sa lahat, pupunta ko muna doon sa reception para to get the information of the car. And then next, ipapasok siya sa lifters para iangat. Then yung mga step-by-step niyan, papakita ko siya. Okay? Okay guys, so ang gagamitin natin ngayon ay aking 2017 Ford Ranger. Ang Ranger na to ang ginagamit ko palagi sa trabaho. So, in terms of sa engine, wala naman siyang modifications pa, all stock sa engine. Lift nga ay Ride Max and Lovell's combo. Ang ating tires and wheels ay Nito tires and Black Rhino. Ang dinagdag ko lang actually, nung unang-una ko ito nabili ay ang top-up cover. Yan, top-up cover kasi kailangan namin ito sa trabaho namin para laging protected ang mga gamit. At ang T-step. Yan. Para pag-aakit ka dyan, merong konting tulong. Yan. So, this is 2017 Ford Ranger. 3.2 liters, 4x4. Okay guys, so explain ko lang sa inyo ano ba itong sludge nizer process, okay? So, gamit tayo nitong brochure na ito. So, yan. Taga lang. Sludge nizer is an engine cleaning system. So basically, pina-wash out na lahat ng mga dumi-dumi sa loob ng inyong makina, okay? So syempre tayo, nag-change oil tayo palagi, or hopefully nag-change oil kayo palagi. Yung iba naglalagay ng additives or kung ano man na nilalagay nyo sa inyong makina. Nagkakaroon nyo ng build-up after thousands of kilometers na tinakbo mo. And para makuha natin dapat yung kung ano yung performance ng makina mo after running for certain number of kilometers. Ako kasi itong Ranger, it's already around 60,000 kilometers at 3.5 years. At 3.5 years, 60,000 kilometers. Yan, kailangan na natin ng linisin yung loob ng makina, okay? So ganito yung gustong mangyari natin sa ating makina, yung before and after ng sludge nizer. Yan, diba? From this one to this one, okay? So piniprepare na natin yung sasakyan, mamaya ay yung step by step na yung gagawin, alright? Alright, diba? Sir, pakita muna natin dipsy. Ay, napunasan na pala. Pakita muna uli natin. Yan. Abot mo ba, sir? Abot mo? Hirapan lang. Okay, yan. So, papakita natin. So, may kita na natin yung itim, di ba? Kasi yung may-ari, hindi pa nagpapa-change oil. Well, normally naman talaga mangingitim ang langis, di ba? Pero mamaya, papakita natin sa inyo. Pagkatapos na pagkatapos na yung sludge na ito yung hopefully makita natin yung kaibahan, di ba? So, check nyo ng dipstick, tapos after nyan, mamaya, i-dry na yung langis, and then, kakabit na tong sludge nizer. Yes, ang sludge nizer. Woohoo! Kakabit na yan mamaya, and gagawin natin yung proseso, tapos palit ng langis, palit ng filter,
Tapos, testing na. Okay? Okay guys, so magde-drain na tayo ngayon ng langis. Sir, yung metal and, strainer, pag pinamit mo, okay lang din ano? Paano lang yun? Yung metal strainer, actually nahawak na. Kailangan natin yan kasi gusto natin na makita kung merong mga solid particles inside the engine bago tayo mag-sludge na sa process. Okay guys, so diba tayo pagka sa normal change oil natin, pagka tumulo na ng lahat ng langis, akala natin wala nang laban ng makina natin, diba? Pero the sludge nicer actually, yan ang makikita nyo, nakdali ah. May mga lumalabas pa ng langis. Kasi ang ginagawa niya ngayon ay nagtutulak siya ng, ano ba tinutulak niya sir? Hangin. Papunta sa may filter, di ba? Oil filter. Doon sa slot ng oil filter, gamit yung adapter. Tapos ipinupush out pa yung natitirang langis. And according to Sir Russ, mga isang litro pa daw ang natitira dyan sa loob ng makina natin. Kung hindi ka gagamit ng pagbubuga ng hangin sa ano sa iyong makina, okay? So kasama yan sa proseso ng sludge nicer. After nyan, kakabit na natin yung alin, may kakabit natin dyan sa itong blue hose doon, kakabit na natin yan sa drain plug. Tapos yan siya naman ang gagawin niya, sisip-sipin, di ba? Sisip-sipin naman niya ang ipapasok na fluid. Yan, dito sa likod kasi guys, may fluid dyan. Secret lang. May fluid dyan sa red hose na yan. Di pagbalik sa likod, sasalain mo na naman. Okay, yan. Meron din yan sariling filter guys. So, pasok, labas dito, punta dun sa filter, and then sa ating sludge nizer solution. Okay? Okay guys, so this is where the magic actually happens. Right now, nag-select tayo ng large na type ng vehicle. At ito ang indicator kung gano'y nakatagal. Gago. 11 minutes sir, di ba? Yes, sir. So sir, pwedeng sabihan natin sa kanila, after na 11 minutes, ano yung, or during the 11 minutes, ano yung ginagawa niya? And ano yung susunod naman natin gagawin? Okay, so in the process of 11 minutes, bali, gagawin niya yung washing, soaking, rinsing stage ng dalawang beses. Okay. So imagine na lang is, pinagsabay mo yung washing machine and dialysis, combine in one. Na yun yung ginagawa ni Sludge Nizer sa makina natin. Mm-hmm. And afterwards, gagamitin natin yung last part, itong CJ. Yung J-type na tinatawag. Yes, sir. Baga ito na yung ano, yung sa oil pack kasi natin may mga contain dyan, ito yung pang sip-sip natin doon sa mga nakakurbang parts ng loob ng oil pan. Sa oil pan. Okay. Okay na guys, ayan na. Ayan na po kami, naglalagay na po kami ng bagong langis. So, after nito, actually kanina, nalagay na yung bagong filter, no? So, ngayon naman, maglalagay tayo ng oil, syempre, kasi dinrain natin lahat. And, check natin yung dipstick kung okay yung level. Now, pagka-check natin ng level, start natin yung makina, pa-aandarin natin siya ng ilang minuto, i-re-revolution natin siya ng ilang minuto. Bakit? Kasi, kung check mo lang yung dipstick na hindi ito umaandar, syempre, ang makikita nyo lang ay malinis na langis. Okay? But, pagka pinandar na natin, umikot na yung langis sa makina, ay syempre, dapat sa normal na situation, ahalo na yan kung mayroong mga dumi-dumi dun sa loob ng engine nyo, kaya iitim agad yan. But ito, ang ina-expect natin dito, malinis pa rin. Okay? So, excited na lang ako makita ng results later. So, stand by! Okay guys, so ito yung bago salin pa lang ilong. Yung dual, ay pakita mo to. Ito, huwag nyo pansinin niya kasi dumi na ng bakal yan. Pero balik tarin mo, sir. Yan o. Ito nyo yung linis niya. Linis. Pero mamaya, re-revolution uli natin. Dapat, ganyan pa rin yung kalinis. Okay? Alright
talaga. So nagre-revolution tayo ngayon, no, para umikot na ilang eh. Ayan, tapos check ulit natin kung sakto na ba talaga yung oil level. Kulang pa, dagdag. Then check ulit tayo ng status ng langit, okay? Okay guys, so yun yung kailangan mong bombahin ng mga nasa 2,000 RPM, no? Mga ilang minuto para totally nag-circulate na yung oil. Yan, pinatay na yung makina. Ngayon, check ulit natin yung level ng langis. Let's go! Tingnan natin. Yan na. Yeah. Okay. Check natin yung level ng langis. Tsaka syempre, yung itsura na rin ng ano. Yan, yung expert, si Chad. What's up, Chad? Ah, okay. Pababain daw muna natin, sabi ni Chad. Pababain muna natin yung langis. Yan. Pero pakita lang natin yung itsura ng langis. Kaya lang, oh. Grabe! Yan ang problema natin ngayon. Hindi natin makita yung level. Oh, walang cut yan, ha? Kitang-kita, walang cut. Ha? Hindi, pwede naman, oo. Check. After na lang yung pagkata. Kaya nagkakagulo kami, nagsushoot kasi kami, gulo nyo eh. Okay, nakakailang hugot na talaga kami, hindi namin makita kung nasaan eh. Kaya balik ka rin nga natin, kuya. Kasi, nasa na ba yung level ng langis? Hindi natin makita. Ilang pasok ka tanong. Ayan, anyway, mukhang, siguro makita. Kulang pa. Kaya kulang pa, no. Mas masana yung mata ni Chad dito eh. So magdadagdag pa daw, guys. So. Okay guys, so finally natapos din kami after ilang minutes na kung kulang pa o hindi. Okay, so 3-2-1. Just to be clear para sa mga magta-try ng sludge nicer, okay? Kung ang regular na engine oil replacement or change oil nyo ay 6 liters, 5 liters, or whatever, expect nyo na pagka nag-sludge nicer kayo, madadagdagan nyo na at least 1 more liter. Okay, why? Because sa usual nating ginagawa na change oil, di ba nga minaiiwan pa doon yung hindi pa napupush out sa makina, totally kasi naubos. Okay, so kailangan mong palitan yun. So expect nyo na pag nagpa-change oil kayo, may added kayo sa usual nyo na change oil allotment, okay? Ha! Yes, okay. So, ito na guys, lalabas na tayo sa mad trucks. Ang muna ko napansin ay parang mas kalmado ang ating sasakyan. Kasi ang napapansin ko dito sa Ranger ko, yung sa paa ba, kahit sa paa mo, ramdam mo yung vibration ng makina. Syempre meron pa rin, diesel engine to, lakad pa ng makina. So ang titingnan natin ngayon dito, o sa iba kasi ang inaobserbahan nila yung black smoke eh. Pero dito wala talaga tayong makikita ng black smoke kahit anong gawin natin. Abutin tayo ng ilang taon para makakita ng black smoke. Yung hatak ang titingnan natin dito. Okay? Wow! Wow, wala. Grabe, teka. Wala pa, isilang kayo. Wow. Buwela muna tayo, buwela. Buwela muna tayo. Yeah. Ito muna tayo. Mga dumadaan sasakyan. Marvin, di mo pa inaayos talaga yung toolbox sa likod. Ang ingay. Yeah. Revolusyon natin. Walang violent reaction. Okay. Okay. So, malakas yung response niya. Siyempre, malabo nating mapaiyak yung gulong nito. Pero, yan. Tulad yan. Lalaro-laruin natin yung silinyador, no? Titingnan natin yung response. Well, wala akong throttle controller, guys. So, unlike yung Montero na naka-tune, tsaka may throttle controller. Kaya malakas ang response niya.
Ito, this is just pure engine response. Pure throttle response. Yan, sagad natin, ha? Oh! Okay, so tawid tayo dito. Tawid tayo. And tulad nga ng nabanggit ko, smooth ang takbo niya, okay? Wala yung masakit sa katawan na nginig. Ayan. Woohoo! Okay. Teka lang. Ano bang street to? Dito yata dapat tayo liliko eh. Try ulit natin. Hinto tayo dito. Tapos, teka lang. Mukhang nagkamali yata ako. Dadaging ko na ba ulit ah? Tapos ay, ito, ayan. Okay, mukhang alam ko na. Sige, mga lalaman. So, ganyan na lang dyan. So, yun na nga guys. Hataw kong, arangkada kong arangkada. Walang garalgal. Kung alam naman yung Tagalog ng garalgal. Yung Tagalog na salitang garalgal. Yung response niya ay nasabi ko dahil unang-una ang laki ng gulong natin, naka-lift tayo, medyo mabigat, effortless, wala akong masabi. Tsaka kita niyo naman kanina yung linis talaga nung loob ng makina niyo. So ang kagandahan nun in the long run pagka habitual niyong gagawin tong sludge nicer, which is recommended at every 20,000 kilometers, maalagaan niyo talaga yung inyong makina at alam nyo na walang engine build up na mangyayari. Okay, so para sa mga interested, hanapin nyo lang ang Sludge Nicer sa Facebook. Meron silang sarili nilang Facebook page, Sludge Nicer Philippines, at yung mga service centers na meron sila, bukod sa Matrax, meron sa Fixed Top at sa mga ibang parte pa ng Metro Manila at also mga ibang provinces. Okay? So, solve na solve naman tayo dito sa ating pinagawang sludge nicer. I think ang usual rate nito ay 5,500 pesos. So, magpa sludge nicer na kayo kung ako sa inyo. Okay? So, kasama uli ang mga kulokoy na sinok. Si Marv, pati si Mang Arman. Actually, hindi ako nag-drive nito kanina, si Mang Arman. Pero siyempre ako may-ari ng sasakyan. Ay, ito po uli si Denmark R. Dolores for DRD TV. And salamat sa panonood nyo. Please don't forget to like the video. And also leave a comment kung meron kayong suggestions. And mahigit, higit sa lahat ay mag-subscribe po kayo sa aming channel. Okay? So, till next video guys, see you around!